sir. Welcome to another vlog. This is Teen, your sales associate for this day. For this vlog, ayan, nasa lugar ako na tahimik, and yeah, tahimik siya. And dapat magpapalit ako ng damit, pero hindi ako nakapagpalit. Gusto ko sana dito dun sa kinaupuan ko din ako magpalit, pero CCTV in operation for your safety. And ay, meron palang palitan. So, pinagamad talaga ako. So, simulan na natin tong vlog na to. And sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, I am Christine May Belanghel, and yung vlogs ko is sobrang random, and yung mga gusto ko lang i-share with you yung binavlogs ko usually, and yung about my work and my hobbies, ayan, yung mga trip ko lang, ayan. So, ayan, yung pag-uusapan natin ngayon is paano kapag foreigner ka and gusto mong mag-open ng account sa security bank, ano yung mga kailangan mong dalhin, and ano ang may open mo kung foreigner ka. So, usually, ang mga typical na tinatanong is, pwede bang mag-open ng checking account? Gano'ng katagal to open an account? Ano yung mga pwede mong i-offer? Kasi usually, limited lang naman talaga yung may offer natin sa mga foreigner. Unlike kapag resident ka. Ayun, ginagalaw ko na naman yung phone ko. So, una, merong two types ng foreigner. So, yung foreigner na non-resident alien, tsaka yung foreigner na resident alien. So, ayun yung two types. So, yung una muna is yung foreigner na non-resident. Kapag non-resident ka kasi, usually, ang hinihingi namin is ACR and passport. So, kailangan mong magdala ng ACR and passport. And ang ma-open mo na nun is yung savings account namin, easy savings, build up savings, ayan, build up savings, tapos dollar account. So, sa savings account namin, yung easy savings is 5,000 yung initial deposit niya, and 5,000 din yung maintaining balance niya. Ganun din sa build up savings namin, 5,000 yung initial, and 5,000 yung maintaining. And meron ka ng passbook, tsaka yung ATM or yung debit card naman talaga ang tawag doon. So, nasanay kasi tayo mga Pinoy na ATM, na supposedly dapat is debit card. So, ang isa pang pwedeng ma-open ng non-resident is dollar account. So, sa dollar account natin, to open an account is kailangan yung initial deposit mo is $500. And yung $500 na yun is sa'yo manggagaling. So, hindi kami magbebenta sa'yo ng dollar account. So, dapat sa'yo galing yun, kung saan mang remittance yun, or dala mo ba yun from your kahit saang bansa. Ayan. And US dollar yung tinatanggap namin. Pero may mga ano kami na branches na tumatagab ng ibang currency. Pero usually kasi yung mga big branch yun. Yun, sa dollar account namin, 500. So kapag naman, punta naman tayo kapag foreigner na resident na. So ang kailangan lang is yung ACR and passport mo. And ang ma-open mo na, ang good thing dito, makakapag-open ka ng all-in-one checking account namin, yung tinatawag namin all access, meron ka ng ATM, passbook, and checkbook. Ayan, meron ka ng checkbook and insurance, with free life insurance kasi yun. Ang pwede mo pang ma-open is yung mga savings account namin. Yung sa all access nga pala is 5,000 yung initial deposit niya, and 25,000 yung maintaining niya. Kailangan ma-maintain mo na yun at least for 1 month. So, kapag naman, pwede ka din mag-open ng dollar account. $500 to open an account, and pwede ka din mag-open ng savings account.
So, ang kinaganda lang kapag resident ka na here in the Philippines is pwede ka na mag-open ng checking account. Typical kasi sa foreigner, gusto din mag-open ng checking account kasi yung iba may mga existing business na dito, di ba? Ayun. Kapag non-resident ka, hindi ka talaga, hindi kami nagpapa-open ng account sa non-resident. Ay, hindi kami nag... Ano ba yan? Hindi kami nag... o offer ng checking account kapag non-resident. And ayun lang naman yung vlog ko for this day. And I hope may na-share ako with you. And kung may mga questions pa kayo, comment down below. And sorry kung hindi ako nakakapag-reply agad. Kasi sa dami ng hanash ng work. And ayun, ang ano, hindi ako masyadong nag-ano ngayon, nag-Facebook, ganyan. So, pero tinatry ko yung best ko para mag-reply naman. Ayan. Bali, mag-aalat na lang din ako ng time para mag-reply sa lahat ng inquiries. And usually, please patapos nung video para kasi, di ba, para, ano man tawag dito? Yung mga questions kasi na iba, anong, yung mga typical, anong mga kailangan, ganyan. Is nasa ano na yung lalo dun sa to open an account is nandun na yung detail, so I think hindi nyo lang masyadong nalagpasan nyo, so patapos nung video, then kapag natapos nyo yung video tsaka nyo ko tanungin. Ayan, sasagot naman ako, pipilitin kong sumagot. And that's it for this vlog. See you all on my next vlog. Bye. So, pipili na tayo ng winner para dun sa load giveaway natin. And thank you so much sa 200 na nag-subscribe. And punta na tayo. And ito siya. So, ito yung URL. Kunin lang natin yung URL niya para dun sa comment picker. So, andito na tayo kay comment picker. Enter lang ang video URL. Paste lang natin. Then, yung hashtag. Huwag kakalimutan ng hashtag load giveaway. Next, ayan na yan. Yung URL niya. So, load lang natin yung comments. So, thank you so much, ha? Hindi, piling ko akin yung, ay isa, yung isang comment dito akin. So, thank you so much sa 26 na nag-comments and sumali and na nag-join dito sa pa-load giveaway natin. So, magpipick a winner na tayo. Yung first is ito, si Kyla Grace Piano. And thank you po ate for sharing your blessings. Ate, subscriber niyo po ako, silent subscriber, ganun. I always support small YouTuber and can't wait your channel grow someday. More vlogs to come po, ate, always keep safe po. And thank you so much. And o nga, hoping na mag-grow pa ang ating YouTube para makapag-giveaway tayo everyday, charot. Ayan, ito yung first natin. Congrats, Kyla Grace Piano. And yung ito yung pinakauna natin, no? Then yung pangalawa, S.C. Carl Christian. So, ang sabi niya, pang online class po dahil binahadi po kami sa Marikina. God bless po. Ayun, stay safe pa rin, lalo na dun sa mga taga Marikina na naapektuhan yung mga nasa Cagayan, and hoping na makabangon agad tayo and makatulong to kahit papano for your online class. And congratulations and mag-aral ka mabuti. Ayan, congrats Carl Christian. So siya yung pangalawa. Then yung pangatlo natin is si Max De Casco. Sabi niya, sana po manalo po ako, kailangan ko lang sa online class. So, siya si Clarice De Casco. So,
ayan, sana makatulong tong 50 pesos na loot kahit papano. And kapag nag-grow pa yung channel ko, pipilitin ko din mag-help pa lalo. So, congratulations, Clarice. Tigas ko, mag-aral ka mabuti. Pangatlo na to. Then, yung pang-apat natin is si Zane Vienes Hidalgo. Hope na manalo po ako, ate. Malaking tulong po kasi yung pag-giveaway mo po sa amin, lalong-lalo na po sa aming mga student na nag-online class. At sa katulad ko pong nasa bukid, hirap po kasi makahanap ng internet kung small amount ng load lang po. Kung papalain man pong manalo para lumakas din yung internet, he. Sana dumami pa po ang subscriber mo, ate. Thank you so much, Zane. Ayan, thank you so much and mag-aral kang mabuti and patuloy mo lang yung pag-aaral mo. And yung panglima natin is si K-Gab Rodriguez. So, sabi niya, sana po manalo ako kahit bago lang po ako na-subscribe. Thank you so much sa pag-subscribe mo. Highly appreciated. And ayun, sana makatulong kahit papano. And yung pang-anim natin is si Kit Francis Castillon. Ayan, sabi niya, dana po ang mechanics. Ayan, congrats Kit Francis, sana makatulong ito. And ayun na yung mga anim na nanalo. And hoping kahit papano makatulong yung pa-load giveaway ko. And please support pa rin my channel. And malay nyo is magawa ko siya every vlog na magpa-load giveaway. Pero for now, wala pang consistent din kasi maliit pa naman yung channel ko. Pero nagpapasalamat ako sa mga nag-subscribe. Thank you so much! We'll be right back.